The program itself, the program has to para tapusin yung backlog for 6.5 million for the pabahay, pambasa pabahay para sa Pilipinas, para sa Pilipino. The difference of this program compared to the previous government, ito may sustainable program to, meaning ang ginagamit natin dito hindi yung budget na nanggagaling every year sa Congress ano, or sa Senate. Pag kasi yun ang ginamit natin, hindi sustainable, kakapusin yung pondo ng gobyerno. So what we did is we tapped the private funds. Kamukha na ginagawa sa ibang bansa. Ang ginagamit ng housing, yung private funds. Kaya yung kaya naging sustainable to at ang gamit ay private funds. Kasi ang private funds, pag ginagas mo, bumabalik din sa banko. Ang government kasi, pag ginasos mo, hindi na babalik sa gobyerno yung pondo. No? Ito kasi, balik din sa banko. Kaya ang nangyari dito, naglagay lang ang government ng interest subsidy. Meaning, yung 36 billion a year for the 1 million houses, yan ang magagawa niya, 1 million houses, pampababa ng monthly amortization. Imagine mo yung 36 billion pag nilagay mo sa direct, ano, as previous administration na ginagawa, direct housing, no? Funding, direct funding for housing. No? Walang interest subsidy na ginagamit at diretso ng pondo. Yung 36 billion, ang nagagawa lang niya, 36,000 units. So malayo. So di mo hindi talaga makakatapos sa bakla. Itong 36 billion, Sec Jerry, pero sino po yung makakakuha po nung chance no para po makapag-apply, para bumili, or maka-avail nitong mga libreng pabahay? Ito, hindi po ito libre. Kasi po, ganito yung sistema nito. No? Ang problema kasi ng housing natin, affordability, no? Affordability, saka access to funds. Noong araw, since mahal lang ang real estate, mahal ang lupa, mahal ang construction materials. So, hindi makayanan ng mga mahihirap na manggagawa ang pabahay. So, ang nangyayari, napupunta sila sa squatter. Kasi yun na ang kakayaan nila para magkabahay at mamumupahan. Kaya ang ginawa po natin, yung access to funds, meron yan. Yung access to funds, meron naman pondo yung banko eh. May pera yung banko, may pera yung mga GSIS, may pera SSS, may pera din ang pag-ibig. So may pera, pero ang problema ay affordability. So di mo pwede ipahiram yung pera na malulugi yung banko. Sir, speaking speaking of pera, magbabayad po sila 2,000 to 3,500 per month. Ano po yung kasama po doon sa binabayaran po nila? There are concerns about maintenance of this, of elevators, of public utilities, of common facilities. How does that work on that end? Kasama na po ba yun? Alam natin yan eh. Sasama natin sa monthly amortization yung monthly dues. In other words, pag binigay ng banko yan o ng pag-ibig sa developer o sa binigay sa homeowners, kasama na yung pondo ng building maintenance for 10 years. Kasi for that 10 years, hindi sila sanay magbayad ng maintenance, mga association dues. Diba? So, ang mangyayari, may pangunang pondo na manggagaling sa loob. Kasi hindi pwedeng ma-deteriorate yung property kasi papaksak ang value. Ayaw din ng banko yun. And then, sorry, Sec Jerry, you're running out of time, but balik lang ako sa first question natin. No? Who can apply for these housing units? Sino ang pwede maging beneficiaries? Can you just clarify that, please? Lahat ng manggagawang Pilipino na may trabaho, qualified dito. How do they apply po? Kung sakasakali? Pupunta ka lang sa local government. Mm. Kasi sila ang mag-screening. Kasi constituent nila yan eh. Kasi ang local government, partner namin eh. Sila magbibigay ng building permit, sila mag-approve ng location. So, magkasama kami nag-approve ng mga beneficiaries. Kami naman, ang ina-approve lang namin, sa amin naman, party namin, ang funding, saka yung size ng unit, saka yung siyempre yung kaayusan. Kasi baka kung ano nang gawin ng mga contractor developer. So, sinisigurado namin school, hindi sigurado naman kahit paano, mayroong playground.
sinisigurado namin hindi dikit-dikit yung building. At sinisigurado namin na kaya ang at maganda yung area at merong amenities.